so meron tayong ditong inaayos na player. So yung problema nito is wala siyang power, guys. Sabi ng may-ari, meron daw pumutok sa loob nung ginagamit nila. So yun, guys, yung brand niya pala nito is Platinum Kapitan 2. So titestingan natin siya, guys, kung meron siyang power. Sasaksak lang muna natin. So yun, guys, wala siyang power, wala siyang display. So ang gagawin natin next is i-open natin yung cover para malaman natin sa loob kung ano yung problema. So ito na yung loob ng player. So ito yung power supply area dito. So dahil sa wala siyang power, so yung pupuntahan na unang-una natin na pupuntahan is yung power supply section. Ito siya, guys, dito. So tatanggalin natin itong board. So ngayon, guys, ito na yung board. So natanggal na natin siya. So dito tayo mag-check muna. Yung sabi ng may-ari is pumutok daw. May pumutok sa loob. So titingnan natin kung mayroong sunog. So wala namang lumulubo na kapasitor. Okay lang naman yung regulator niya, walang basag or walang crack. Meron lang ako ditong napapansin, guys, kinakalawang siya, guys. Pati itong mylar. So dito naman tayo sa kabila. So dito, meron ako ditong nakikitang parang na-sparkan siya, guys. So i-zoom lang natin yung video. So ito, guys, ito yung sinasabi kong in-sparkan. So ito, itong pangalawang diode. So dahil sa meron siyang kalawang, so baka ito yung sanhi ng kanyang pag-spark. So ito siya. Meron ditong linya na parang nakat na siya kasi na-sparkan na siya, guys. So yun, guys, shorted. Pumapalo yung ating multi-tester, baliktaran. Pati rin itong ito rin isang diode. So dalawang diode, guys, yung nadidetect natin na may shorted. Itong isa tsaka itong last. So yun. So yan siya, guys. So itong dalawa, okay lang naman siya. So ang gagawin natin para makasigurado, ihahang natin yung mga paan nitong dalawang diode. So yan siya, guys. Nahang na natin yung diode. So titesteran natin ulit.
So yun siya guys, confirm yung dalawang diode shorted. Yung dalawa is okay lang. So hanap lang ako guys ng pamalit. So ito na guys, nakahanap na ako ng dalawang diode na ipapalit natin. So yung number niya is IN4007. So tatanggalin lang natin yung dalawang diode. So ito guys yung dalawang shorted. So titestar natin ulit. So yun guys, pumapalo siya. Balikta rin natin. Pumapalo ulit. So shorted. Ito pang isa. So yun, shorted. So yung nahanap natin, itetester din natin. Ito siya. Yung dalawa. So yun guys, walang palo. Pag binaliktad, mayroong palo. So okay. So yan, walang palo. Pag binaliktad, okay. So yun siya guys. So ito yung ating ipapalit na dalawang diode, IN4007. So pag maglalagay tayo guys ng diode, dapat hindi magkakabaliktad. Yung may guhit is itong may guhit din na white. So lilinisan lang natin yung ano, yung in-spark gun guys na linya. Or puputulin na lang natin tapos i-jumperan na lang natin para makasigurado tayo. So yun na guys, pinutol ko na lang yung linya kasi para makasave tayo dahil in-sparkan siya, baka may moist. So pinutol ko na lang yung linya tapos jajumperan ko na lang siya.
para sigurado. So yun na guys, na solda na natin yung mga diode. So lilinisan lang natin itong kinakalawang guys na diode. So yun. So next naman natin ang gagawin is jajumperan na natin yung pinutol natin na linya. So yun na guys, na-jumperan na natin yung linya. So yun. So next naman natin na i-check is yung fuse. I-check natin yung fuse kung nag-open siya dahil sa pag-spark or dahil sa may shorted. So yung fuse niya is itong bilog na to. Yung value niya is 1.6 amperes. Ito siya guys. Testeran natin. So yun guys, open siya. So papalitan lang natin siya guys. So ito guys yung fuse niya. Yung number niya is T1.6 amperes, 250 volts. So hanap lang ako guys. So ito na guys, nakahanap ako ng fuse pero hindi gaya ng fuse niya. So yung nahanap ko lang na available is 2 amperes. Yung original niya dito na nakalagay is 1.6 amperes. So dito ko rin siya nakuha sa may power supply ng mga player. So yun. Ito na lang yung ilalagay ko.
So ang gagawin ko na lang dito guys is kahit dahil hindi siya nagkasya yung sa butas kasi medyo ano siya mahaba. So ang gagawin ko na lang dito is dito ko na lang siya sa likod ilalagay dito. So yan na siya guys, ang tapos ko na siyang ilagay. Dito ko na lang siya nilagay sa likod kasi hindi ano yung ano, yung dalawang paa dito, hindi magkasya. Kasi ibang fuse yung nahanap ko. So ito na siya guys. So yun na siya guys, na-assemble na. So titesting na lang natin siya guys kung mag-power on na. So yun na guys, nag-display na siya. Ibig sabihin may power na at umiikot na din yung CD. So yun. So yung problema lang niya guys is yung fuse at saka dalawang diode na IN4007. So yun, at saka yung ginampiran kong putol na linya doon sa may power supply connected sa dalawang diode na shorted. So yun siya guys, nag-reading na siya. So, lilinisan ko lang muna siya guys. Tapos, i-assemble ko yung cover niya. So, patayin ko lang muna. So, nalagay ko na yung cover.
So yun na guys, nalagay ko na yung cover. So titesting natin ulit. So yan na siya guys, may display na. So yan, okay na. Nag-reading na. So, yan lang yung problema nito guys. Sana may natutunan kayo dito sa ginawa kong video. So, dito na lang guys.